Welcome back sa Buhok Gaming. Guys, for this episode, bibigyan natin ng overview itong bagong play to earn na Business Age of Empires. Panibagong play to earn ulit para sa mga new investors natin na wala pang play to earn or na late na sa ibang mga play to earn natin, since alam nyo naman, pag yung play to earn tumatagal, tumataas yung pricing. No? So ito, another play to earn, another chance na makapag-invest ng medyo mura-mura pang token, mura-mura pang NFT. So guys, before siguro natin tayo mag-proceed para ma-dissect itong Business Age of Empires, siguro kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, pahit na lang ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest videos ko. At the same time, ito nga palang Buhok Gaming Channel is nag-a-upload ng mga bagong play to earn or yung tinatawag natin na budget meal. So speaking of budget meal, itong Business Age of Empires guys, magkaka-IDO pa lang 10 days from now, okay? 10 days from now, lalabas na yung IDO niya. So with that, later on, itakel natin if ever na gusto mo mag-participate sa IDO, safe ba itong game na to, tailor fit ba itong play to earn na to para sa inyo. So right now, ito yung main website ni Business Age of Empires. So pakita ko lang muna sa inyo. Actually, meron silang quick trailer dito. Lakasan ko na lang para at least makita nyo, no? So with this pa, mananahimik muna ako, mga sir. Coming soon. So yun lang, medyo mahaba, no? So, yun lang yung mismong trailer ng game na to. Okay, so basically the game, kasi binasa ko yung white paper tsaka yung pitch deck, no, mining game siya. Okay, may mga robot ka, may mga character ka to mine the game. Pero ang kagandahan kasi may mga several method siya para mag-earn ka. So ano ba yung mga several method na yun? Don't worry, ipakita ko sa inyo later on. So with this, meron pa siyang game story. Basahin nyo na lang to kasi wall of text yung game story na yan. And then easy mode. Tapos team mode. Don't worry to kasi mamaya is madadaanan din naman natin. Okay, so basahin nyo to guys, no, kung especially kung gusto nyo or gusto nyo malaman mismo yung background nung nilalaro nyo. Okay, yung tokenomics, ito, explain ko na lang din. Nasaan na ba yan? Okay. Total supplies nung token nila is 1 billion. Okay, that's 1 billion. And then, yung pinakamalaking percentage dyan is yung play to earn. 35% of the overall tokenomics is mapupunta sa play to earn. Okay. And then, guys, I need to mind you, yung advisor nila, hindi pa to yung mismong core team, meron silang 5%. And then sa mismong core team na, nasa na ba yun? Yung core team nila, team, yan, 14%. So, siguro sa buong team, mapupunta is around 19%. Which is for me, bare minimum naman pagdating sa mga tokenomics, no? Kasi nga, tulad ng nabanggit ko, may mga ibang play to earn na halos walang napupunta sa team, which is sooner or later, namamatay yung games. Okay, ito medyo malaki kasi nga malaki din yung team nito, guys. Kumbaga madami sila. Hindi lang to 3, 4, 5 na grupo, madaming grupo dito. Don't worry, papakita ko din sa inyo later on. Again, wala pa yung TG nito, mag-IDO pa lang. So, yung mismong pangalan ng token baka hinahanap nyo, hindi nyo talaga makikita kasi wala pa, okay? And then ito yung founding teams. Okay, meron tayong kumbaga apat na Hokage na dyan sa taas. Okay, and then ito yung mga team members nila, yung mga Junin, yung mga ganyan. Ayan, team members nila. Pero madami yan, guys, ha. And then ito yung advisors. Later on, papakita ko sa inyo sa pitch deck na para mas madisect natin, okay? And then for the roadmap, basically November lang sila nag-start. So ang ginawa lang nila nung November, ano nga ba yung ginawa nila? Nag-set up sila ng team, community, ayan yung mga social dapat sasabihin ko social distancing, no? Ayun yung mga social network nila. And then nagkaroon na ng start na sila ng private round. Okay, tapos na yung private round nila kasi nga papunta na sila ng IDO. Okay, and then for December naman, ito nga yung website na tinatakel natin. Ito na yon. And then yung minigame character, tatapos na rin. And then nagkakaroon na rin sila ng mga AMA event. At the same time, mayroon din silang whitelist na papakita ko rin later. Okay? And then this January, ito yung mga expect natin. 2.0 website. Yung IDO nga, 10 days from now, may public sales na rin. Marketplace, magkakaroon na rin. And then yung easy mode game,
para dito sa game na to, yun din siguro yung isa sa aabangan natin. And then syempre, listing, okay? Ang mga backup nito, guys, papakita ko na rin sa inyo. Backup nito, actually, madaming backup yan. Papakita ko na, guys. Pero, siguro, i-emphasize ko dito yung Moonchase Asset Management. If you're not aware, Moonchase kasi sila yung nagmamanage ng mga fundings. Sila yung pagmalakihan na yung mga pera na pinapasok. Si Moonchase yung company na pinupuntahan nila. Okay, actually, South Korea nakabase yung Moonchase. So, for example, guys, no, kayo, malaki na yung kita nyo, malaki na yung pera nyo, may business kayo, pwede nyo kontakin din yung Moonchase. No? So, being a partners ng Moonchase para sa akin is already a testament kung gaano ka-serious yung play to earn na to. Okay, that's Moonchase. And then, sama mo na rin tong DH Inc. Kung hindi din kayo aware, 3D gaming dyan, sila yung nag-provide din ng mga assets, no? Correct me if I'm wrong, kasi ayan yung isa sa mga nabasa ko, no? Isang 3D company kasi yan, D.H. Inc. Okay, yan. So, yan, tama na. Natama. Nabanggit ko na ng tama. Na. So, I'm just saying na for the partners, they have solid partners, alright? And then, actually, that will conclude dito sa website. Napaka-short lang nung website nila. Pero, if we gonna check the pitch deck, no, doon natin makikita kung ganong kadeep itong game na to. No? So, papakita ko muna sa inyo saglit yung pitch deck. No? So, yung white paper, babagsakan din natin. Yan. Okay, ito yung pitch deck niya. Actually, mas gusto kong pakita yung pitch deck kaysa sa white paper kasi yung sa pitch deck nila, infographic kasi. So, mas mabilis yung magigets kung ano tong game na pinapasok natin. No? So, again, Business Age of Empires. Ito yung summary niya. So, yung mga hindi importante lalagpas. We will skip it for now. Okay, yung introduction niya. Again, play to earn under Binance Smart Chain. Okay, kailangan mo ng MetaMask wallet if you want to play this game once na lumabas na. Alright? Guys, yung ibang hindi natin nababasa, pwede nyong basahin later on. Okay, I'm just highlighting yung mga importante. Again, for the team, nakita nyo naman madami sila. Okay, hindi naman to yung project lang na putyo-putyo, diba? Big project din to, maraming gumagawa. And they are docs naman sila, pati address nila na dyan, kompleto yan. Okay? Big project yan, guys. So, ayun yung minimension ko din kanina, guys, no, kung bakit medyo mataas, around 19% sa tokenomics yung mapupunta sa team kasi nga this is a set of team that very experienced. Okay, very experienced na sila sa play to earn. To be honest, guys, some of this name, I already have meetings na rin. Some of this name, nakilala ko na rin sa ibang play to earn na which is medyo or big project na rin ngayon, no? Or mahal na yung token. Hindi ko na may mention kasi nga we are focusing dito sa play to earn na to. Okay, I'm just trying to say to you guys na yung mga team na nakasalpak dito, talagang mga veterano na pagdating sa play to earn. And then developing team, nandito na rin. Ayan, napakadami yan, guys, no? And then marketing team, naka-ano na sila, kumbaga naka-sort na. Alright? So ito yung marketing team. Wait lang, double check natin. Okay, sa marketing team naman, wala naman akong kilala. Okay? So mission and vision, you can check it all you want later on. Yung link naman itong pitch deck, ilalagay ko rin sa description, no? Problems, if there's a problems, they basically meron din silang solution. Guys, yung game na to, they are looking din sa mga problema ng mga previous play to earn, and then they will make sure na yung mga naging problema ng ibang play to earn, hindi na nila magiging problema. Okay? Ayun yung isa sa mga sinet nila sa atin. And then, they are doing worldwide campaign. Okay, worldwide campaign yung gusto nila. So, yun nga, itong movement na to, kumbaga, talagang ano siya, kumbaga, all out. Okay, itong 2022, they have goals, no, na isa maging part sila sa isang malaking play to earn. Okay, I don't know yet kung magkiklik sila sa Pilipinas. I don't know yet kung itong campaign na to is, kumbaga, sustainable sa energy nila. Kasi pag we're talking about worldwide campaign, we're talking about talagang effort, time. Diba? Ayun yung mga isa sa mga kailangan nila dyan. Okay? And then for the roadmap, na-mention na rin natin kanina yan. Siguro, I will skip this one. No? And then, ayan. Gusto ko lang emphasize to, no? Competitive advantages. Ano ba to? Okay? Nakalagay na dito, guys. Game has a long-term vision and clear roadmap.
for the roadmap, wala naman ako masasabing negative. And then, yun nga, yung na-discuss din namin dito talagang, yung game na to guys, they are looking for long-term game. Okay, kumbaga hindi lang to yung mabilisang kitaan, tapos tipi, ano, kung kanya-kanyang tipi na hindi, may mga gagawin silang specific na rules para ma-ensure nila yung long-term relation ni investors, player, pati ni developer. Which is para sa akin, I found it very nice. Okay, mas gusto ko yung ganun. Ayoko kasi yung talaga na halos daily pwede kang mag-withdraw, di ba? Parang namamatay din kasi yung economy in a long run. Okay, unlike sa ibang games, may mga game din naman ako na ganun, mga naka-long term, para sa akin mas okay kasi yun, no? Mas maganda yun. Guys, believe me, pag yung mga long-term investment, mas maganda kaysa sa mga short-term. Okay, mabilis mamatay kasi yung economy pa ganun, alright? And then advice, advisors and BOD have experience in finance and blockchain. Yun nga, nabanggit ko kanina yung team nila very solid naman. And then 20% of profit from the game will be divided among investors. So sino ba yung investors? Tayo yun. Okay, yung mga nag-i-invest sa game na to, alright? Use cases, basahin nyo na lang yan. Meron silang staking, investing, tsaka syempre, yung mismong play to earn, yung NFT games. Game story, okay, basahin nyo na lang yan. Inspiration, so lalagpasan na natin yung mga yan. Again, dito tayo magpo-focus na, okay? Cyborgs. Okay, guys, ito yung mga gagamitin nyo sa pag-mining dito sa game na to. So meron tayong common, rare, super rare, and then ultra rare. Okay, ito yung mga sample NFT nila. Na ito na talaga guys, yung magiging design. Okay, so basically, kung merong rarity yan, meron ding elements yan. Okay, so meron ding elements. So, for the elements, meron tayong 5 elements, which is consist ng magma, ice, desert, wood, and metal. Okay, yun yung mga elements dyan, guys. Then, for this, syempre, play to earn, may mga abilities yan. Okay, depende pa rin yan sa magiging setup nyo, depende pa rin yan sa magiging NFT nyo, and then, syempre, may mga equipment din yan. Okay, so, it's always based kasi gacha game yan, guys, di ba? Pagka-open mo, hindi mo naman alam kung ano yung mapupunta sa'yo. So, depende pa rin yan kung gaano ka talagang kaswerte. So, pag pinagpala ka, baka mamaya makakuha ka ng ultra rare and then maganda yung abilities. Okay, I'm just saying na in terms pa talaga ng mga gacha, iswerte yan pa rin, di ba? And then, kaswerte ka, bawi ka na agad, roy ka na. So, yan, guys, no? Okay, yung isa sa mga play to earn niya guys is yung single play. Okay, meron tayong quick play, meron tayong self-control. Okay, sa quick play, automatic na siya. Bahala na siya mag-farm. Kumbaga yung robot mo, gagawin na siya, parang automated na, fully automated na siya. Yung self-control naman, ikaw yung magkocontrol nun, okay? So right now, wala pa naman ako mismong game demo. Hindi pa ako nakakapag-request kasi ginagawa pa lang nila yan. Hopefully by February is malabas nila yan. So single play, isa yan sa mga ways para kumita ka dito sa game na to, okay? May PvP mode. Okay, we have single play. Also, we have a PvP mode. According sa team, mas malaki yung kitaan sa PvP mode. Pero for that, actually, yung PvP mode, self-explanatory naman yan. Alam nyo naman yung ginagawa sa PvP mode. And then, map selection. Right now, we have 5 map. I don't know yet kung madadagdagan pa tong mga mapa na to. Pero basically, they are doing their best to put details sa mga mapa na to. Okay? Ayun naman yung nakalagay dyan. And then, yung tokenomics, similar lang din naman yan sa kanina. Yung iba guys, hindi na natin di-discuss. No? Token distribution, ayun, nakalagay na rin yan. So, that's looks to me, yun lang naman. So, yung iba guys, no, basahin nyo na lang para at least meron kayong idea. No? Yan, ito yung sa backup, nabanggit ko na kanina, no, yung Moonchase, tsaka D.H. No? Yan. Okay, yung social media page nila guys, yung mga link, ilalagay ko sa description. Actually, inopen ko kasi yung Twitter page nila. Right now, meron silang around 65,000 followers na dito sa Twitter page nila. Pero yung Telegram nila, 100,000 something na kasi. No? So maganda yung Twitter page nila guys kasi laging updated. So 12 hours ago, nagkaroon pa nga sila ng AMA. Okay, meron silang AMA 12 hours ago. So ayan. So, check nyo na lang din tong Twitter page if you want to engage sa game na to para at least magkaroon kayo ng mga information, vital information na kailangan nyo kung gusto nyo magpakawala ng pera sa play to earn na to. Okay, so vital yan para sa inyo. And then, napakita ko lang muna yung, nasa na ba yan? Yan, yung IDO.
Okay, meron tayong whitelist niyan, guys. Okay, yung whitelist nito, yung link, lalagay ko sa description. Actually, fully details to, details na to, guys. Ayun o, nakalagay na yung mga details dyan. Paano ka rin makakapasok sa whitelist? So, basahin nyo na lang. Okay, basahin nyo na lang para at least ma-double check nyo, no? So, guys, ito yung whitelist nila for the IDO. Yung link, ilalagay ko sa description later on para at least hindi kayo mapunta sa mga phishing site pa, no? Yan. Okay, ito na pala yung mahiwagang white paper. Actually, yung white paper, very similar lang din sa pitch deck. Tinignan ko naman siya. Halos lahat parehas lang. So, siguro kayo kung ano yung mas prepared nyo. Kung mas prepared nyo yung in details tulad nito or yung sa pitch deck which is infographic, no? Depende na rin siguro. Pero halos same lang naman, guys. Okay? Yan. Ayun, no? Halos parehas lang. Pero don't worry, like I mentioned, all the link will be put in the description later on. Okay? So, yan yung guys, no? Basically, yun lang yung masasabi ko dito sa game na to, bago pa lang naman. Siguro if you want to know my feeling, negative and positive thoughts, siguro bigay muna natin yung negative thoughts siguro or negative feedback. Right now kasi wala pa yung mismong play to earn. Siguro for me, no, yun yung isang mag-hold sa akin kasi mas prepared ko na may gameplay na kesa wala pa. Pero basically sa mga bagong games talaga, ganun yung nangyayari. And then for the IDO naman, binasa ko naman dito sa whitelist nila, hindi naman ganong kalakihan yung initial investment, no? So unlike dun sa iba, sobrang laki nung initial investment. Sa IDO nila, mababa naman. So ayun siguro yung magiging isang safety net ko for this one. And then sa positive, like I mentioned, madaming nagbabackup dito. And then yung mga devs team, developer, even the partners are already have a few play to earn na nakita ko na, and then they are very experienced din pagdating sa play to earn. Siguro, for the safety net din, yun yung isang you hold on ko rin pagdating dito sa investment na to. So, personal thoughts, I will invest in this game. Kayo, basahin nyo yung pitch deck, basahin nyo yung white paper, i-research nyo itong bagong play to earn na to. And then, if you found it na worth it para sa inyo, tailor fit para sa inyo, you can do your investment then if you want so. Kasi, in the end of the day, kayo pa rin ang magdidesisyon para sa play to earn nyo. Okay? So, guys, maraming salamat mga kabuhok. Mahal na mahal ko kayo. I hope you are lagi kayong safe, no? Ayun lagi yung pinagdadasal ko na yung mga subscriber, viewers ko, lagi kayong safe. Okay, guys? Mahal na mahal ko kayo. See you again in my next video. Salamat!